Radyo Paspas. Mahagaspas na mula sa himpapawid. Radyo Paspas. Maaasahan magpakailanman. Mula sa Ilaga hanggang sa buong Pilipinas, naghahatid ng balita mapa 24 oras. Mapagkakatiwalaan pagdating sa mga pangpahayagan, maaatiran ka ng balita kahit nasaan ka man. Ito ang Radyo Paspas. Radyo MIL. At para mayatid sa atin ang Radyo MIL, ang mga nakakalap na eksklusibong balita sa araw na ito, kasama ang inyong tagapagbalita, Macho Custodio, at ang kanyang mapagkakatiwalaang kaagapay, Rosemary Celso. Mula sa mainit-init at nagbabagang balita na dapat ninyong pakapakinggan, ngayong Huwebes, 31 ng Marso, taong kasalukuyan. Sa balitang pambansa, presyo ng langis pumatak na sa 8 piso at 65 sentimo kada litro. Sa ulat panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, labis na makaaapekto sa iba't ibang parte ng Mindanao maging sa ilang bahagi ng bansa. Sa sports, volleyball sa Pinas, pinayagan na manood ang mga fans nito lamang sa taong kasalukuyan. At para sa balitang showbiz, Willie Revillame humingi ng dasal para sa kanyang karamdaman. Presyo ng langis pumatak na sa 8 piso at 65 sentimo kada litro. Ang balita ay hatid ni Stephen Caligagan. Papatupad ng mga kumpanya ng langis ang taas presyo sa ganap na petsa nitong 29 ng Marso taong kasalukuyan. Caltex, EOL, Shell at iba pang kumpanya ng langis ay magpapatupad ng malawakang taas presyo sa kadahilan ng mataas ang pinatong na presyo ng premium at freight cost dahil sa kakulangan ng supply ng langis sa buong mundo. Sa halagang 8 piso at 65 sentimo kada litro sa diesel, halagang 3 piso at 40 sentimo kada litro sa gasolina, at halagang 9 piso at 40 sentimo kada litro sa kerosene. Ang supply ng langis ay nagkukulang sa buong mundo kaya nagsasagawa ng price adjustments ang mga kumpanya ng langis tulad ng Caltex. Sa pagpatak ng ating gabi ay magtataas ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, ang COE naman at ang Shell ay magtataas ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa pagpatak ng 6:00 ng umaga. Stephen Caligagan para sa Radyo Paspas. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, labis na makaapekto sa iba't ibang parte ng Mindanao maging sa ilang bahagi ng bansa. Ang balita ay hatid ni Marian Apelo. At narito na nga po ang ating balitang panahon. Patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa iba't ibang parte ng Mindanao. At ang nalalabi namang bahagi ng bansa ay naaapektuhan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatan ng Pasipiko. Manatili po tayong handa dahil patuloy na makaapekto sa ating bansa ang low pressure area na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanilang hapon ay namataan ang nasabing LPA sa layong 100 kilometers northwest ng Zamboanga City. Ayon sa wind forecast map ng Metro Weather, hindi ito inaasahan na maging bagyo, at kung hindi magbabago ang pagkilos nito pakanluran o westward, ay inaasahan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa Palawan ay maghapon na makakaranas ng pag-ulan, may mga malalakas kung kaya tayo ay mag-ingat sa flash floods at landslide. Dito naman sa Metro Manila ay bagyang magiging maulap, kung kaya't inaasahan na ang init factor na ating nararamdaman ay aabot hanggang 37 degrees Celsius. Ngunit sa parte ng Camanava area ay inaasahan na makakaranas ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. Marian Apelo para sa Radyo Paspas. Isa ka ba sa lalawak sa face-to-face classes ngayong linggo? Oo, heto nga ako ngayon na sobrang nasasabit ng pumasok muli sa paaralan. Hindi ka ba nakakaramdam ng takot? Ako kasi ayoko pa dahil sa pangamban hatid ng COVID-19 virus. Hindi ka dapat natakot, sapagkat mayroon namang mga guidelines na galing sa ating lokal na pamahalaan na maaaring nating sundin upang tayo ay maging ligtas laban sa COVID-19. Paghuhugas ng kamay, ugaliin upang maiwasan COVID-19. Social distancing, panatilihin, iwasang magdikit-dikit. Kumain ng gulay, prutas na may vitamin C. Isuot ang iyong face mask palagi kung lalabas upang tayo ay laging ligtas. Ito'y isang munting paalala mula sa Radyo Paspas. Radyo Paspas, balita. Ang oras ay 9:59 ng gabi. Volleyball sa Pinas, pinayagan na manood ang mga fans nito lamang sa taong kasalukuyan. Ang balita ay hatid ni Aljon Briones.
Naganap muli ang Kremlin Pulse Master ang defending champion ng Chertigo, na kung saan ay nag-ogi ang Chertigo at nakuha ang corona sa Kremlin last conference. Ngayon nga ay isang rematch na kung saan kung sino ang makakapasok sa semifinals ang venue gaganapin sa Paco Arena. Alexa Valdez at ang Kremlin Pulse Masters dinomina ang reigning defending champion. Hindi nga nakaporma ang Chertigo kontra nila Alexa Valdez at tuloy nitong nilibwak sa score na 25-18, 25-14, 23-25, at 25-19. Sa sobrang dami ng mga fans na dumalo ay may mga ilang artista ang nanood. Kagaya lamang nila Vice Ganda, Nimiya at spot na rin ang kanyang mga kasama sa bahay ni Kuya na sina Samantha Bernardo. Ang Kremlin ay isang undefeated team pa rin. Mababawi kaya nila ang corona ngayong season? Ayan ang dapat natin pagkatutukan. Aljam Briones para sa Radyo Paspas. Magbabalik ang balitaan pagkalipas ng ilang minuto. Hindi kami bayad, hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hala, ano ba 'yan? Magnanakaw yung sinusuportahan nila. Magnanakaw. 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 Lugaw, lugaw, lugaw. Pantay-pantay na karapatan sa pagboto ay ating pairalin. Isang paalala mula sa Radyo Paspas maging sa himpilang ito. Willie Revillame humingi ng dasal para sa kanyang karamdaman. Precious Carillo, i-chika mo! Ang kilalang personalidad niya si Willie Revillame ay humingi ng tulong na dasal para sa kanyang kalusugan. Dahil sa nakita Paul sa banyang tiyan at bitukan niya, na sana daw ay ipagdasal siya na huwag maging kaso iyon. Noong 24 ng Marso, araw ng Webes, sa kanyang paglabas na wawagin ay sinabi ng TV host na kakagaling niya lang sa pagkonsulta sa kanyang doktor at muntik na hindi payagan na tumuloy sa kanyang show. Ibinahagi niya ang masamang balita sa ginagawang kolonoskopi ng kanyang doktor. Ipinaliwanag din niya kung bakit hindi siya makasayaw at nakakasta na dati-rati ay kanyang ginagawa sa kanyang programa. Kapag daw lumabas na ito ay cancerous, na kailangan niya na di umano na operahan at magpadali ng 2 linggo hanggang sa 1 buwan. Pinapayuhan niya ang mga taga-subaybay niya na ugaliing magpatili sa doktor taon-taon upang makaiwas sa malubang karamdaman. Ang inyong dakilang chikadora, Precious Carilla para sa Radyo Paspas. Ang oras ay 4:10 ng gabi. At dyan nga po nagtatapos ang aming mga nakalat ng susiwabang balitaan sa larangan ng pampahayagan. Ako nga po ang inyong lingkod, Matthew Custodio. At ang kanyang kaagapay sa paglingkod, Rosemary Celso. At ito ang Radyo Paspas.